Kamusta mga kabibdip? Confirm na po simula kahapon ay suspended na ang NCAP dahil ito ay utos na mismo ng ating Korte Suprema. Medyo mga ilang buwan din na naging issue to ano dahil sa dami ng mga nagrereklamo sa mga social medias kagaya ng Facebook, YouTube at TikTok. At finally, mula kahapon nga ay sinuspend na ang NCAP. Ngayon naman kung papansin din natin ang mga comments, madami naman po ang natutuwa sa naging desisyon ng ating Korte Suprema. May mga ilan naman na hinihiling na sana ay buwagin na mismo ang NCAP, hindi lang suspindihin. Pero meron din naman na gusto pa ding ibalik ang NCAP dahil totoo naman din na nadidisiplina nito yung mga motorista. Kung i-compare mo sa traditional way na apprehension, which is yung physical or face-to-face. Pero bago gawin yon, dapat maiayos muna yung mga naging problema, kagaya ng mga usual na reklamo, yung pagkawala ng mga timers sa traffic lights, yung medyo hindi masyadong maayos na lane markings, mga obstructions na nagmimistulang trap, masyadong mataas na singil na multa, mga hindi dumarating na notifications na iipon, kaya mas lalong lumalaki yung penalty, mga sumasalong operators sa pagbayad na mga drivers naman nila ang may gawa. Tapos hindi ka makapag-renew ng rehistro na dapat ay sa driver's license yun tatama dahil yun ay traffic violation. Pero ang apektado ay rehistro ng sasakyan, etc. etc. So talagang napakadami pong issue ng NCAP sa ngayon. Kung ako naman ang tatanungin, personally, akin lang po ito ha, gusto ko naman din talaga na magpatuloy ang NCAP. Pero again, dapat ay may ayos muna yung mga problema. Kasi naniniwala po ako na kailangan talaga natin na mag-upgrade din. Kung gusto nating umunlad at mas umangat bilang third world country, hindi tayo pwedeng mag-stick lang sa old system. Talagang meron at meron tayo na dapat na baguhin. Kaya naman ginawa ko ang video na to para malaman din natin yung side ng bawat isa. Kasi kung for example, andun kayo sa side na talagang gusto nyo nang ipa-abolish totally ang NCAP, ano po ba ang dahilan kung bakit? So malalaman natin yung side mo. Or baka andun ka lang sa gitna na walang problema kung i-abolish man, wala ding problema kung itutuloy man. Kasi para sa akin, wala naman talagang tama at mali pagdating sa opinion. Dahil hindi naman talaga tayo pare-parehas ng gusto at ng iniisip. Pero usually, kung sino yung majority, yun talaga ang nasusunod. Kaya siguro yung Supreme Court din, TRO lang muna ang nilabas nila. Temporary Restraining Order. Kasi nga, papakinggan muna yung sides ng bawat isa. Saka ulit magkakaroon ng desisyon. Kaya kayo po ba, ano ang masasabi ninyo or ano ang opinion ninyo sa NCAP? Tingin nyo ba dapat na itong i-abolish or tama lang na suspindihin muna at pag-usapan? Again, wala naman pong tama at mali dito. Kung ano po ang opinion ninyo, i-post nyo lang po yan sa comment section. Kasi baka malay natin, merong mga opisyales na nanonood sa atin at nagbabasa-basa din ng mga comments. Malay naman natin, mapakinggan naman nila tayo. At dyan ko muna tatapusin ang video na to. Huwag kalimutang i-like at share to at ipawag nyo ako sa FB page ko. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.